Distinguished guests, each one of you, I give you my greetings, and it is an honor. And friends, it is a privilege to be at this very special event. Уважаемые гости, друзья, для меня преимущество и честь быть на этом торжественном событии. Pope, Your Holiness, Pope, Your Holiness, Pope, Your Holiness, your historic visit to St. Louis, Missouri has served as a catalyst in the creation of this program, and it transforms your presence into a lasting legacy for our region. Today, we present to you this proclamation announcing the creation of Faith Beyond Walls. Your commitment to improving interfaith relations has fostered an environment wherein the spirit of collective faith positively action can thrive. Pastor Ted Wilson, líder mundial, presidente da Igreja Adventista para o Mundo, cujo escritório é na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Pastor Ted Wilson, líder mundial, presidente da Igreja Adventista para o Mundo, cujo escritório é na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Sa video natin ngayon, mayroon tayong sasagutin. Kasi nagtanong sa atin, bakit daw umano inaatake natin? Sabi nila, bakit mo aatakihin itong naturang grupo? Muli, inyong lingkod, kapatid Warren Bisereel. Kumusta po sa inyong lahat? At sa video natin ngayon, mayroon tayong sasagutin. Mayroon tayong bigyang pansin na katanungan. Marami kasi nagtanong sa atin, bakit daw umano inaatake natin? Sabi nila, bakit mo aatakihin itong naturang grupo na ang kanilang logo, ito, may cross na. Ang kanilang mga simbahan, ito, may cross na. Ito pa, ito pa, ito pa. Yan ang kanilang mga simbahan ngayon. Nakapasok na talaga ang cross, mga kapatid. Sa kasaysayan kasi na hindi talaga masagot nila ang ating hamon o challenge. Ano ba ang ating hamon o challenge? Ang ating hamon kasi dito sa debate namin ni Dison, kapatid ni Dison, di po ba narinig po ninyo sa aming debate? Gamit natin ang aklat na The Desire of Ages. Ano po ito? Aklat ito na ang may nakalagay dito, Ellen G. White. Ngayon, sa naturang aklat na hindi talaga matanggi, ang tanong na mahirap nilang sagutin, ito. Sa ngayon sa aklat na ito, The Desire of Ages, ano ang nakalagay sa pahina 826 o 826? Ano nakalagay? Kung hindi nila alam, atin nabasahin na yung cross, ang unang gumamit ng cross ay Babylonia. So, sino yung unang gumamit? Babylonia. Tanong, sa aklat ni Sister White, sino ang unang gumamit? Babylonia o Kristiyano? Babylonia o Pagano? Babylonia o Adventista? Kaya ipit talaga sila. Bakit? Dahil ang nakalagay dito, unang gumamit, first use, saan galing? Babylon. O Babylonian origin. 826, mahirap talaga itong sasagutin nila, kapatid, ha? Kaya kahit ano pa, the cross, ha? Atin nabasahin, ha? The cross as first used by the Babylonians during the reign of Semiramis. So, yung una palang gumamit ng cross, Babylonia. Kaya sa mga debate, mahirapan talaga sila. Ipit na sila dito, eh.
Dahil kung ang tanong, ito, sino yung unang gumamit? Sang-ayon ka ba sa mabasa na ang unang gumamit? Hindi Kristiyano, kundi Babylonia, sang-ayon? O hindi? Ayan lang po ang mga simpleng tanong. Simple, pero mahirapan talaga sila dahil alam nila kapag kapag sasagot sila, alam nila na knockout talaga sila. Dahil ang mabasa, Babylonia. Ngayon, kung ang Babylonia, sila yung unang gumamit sa panahon ni Nimrod, Semiramis at Tammuz, dahil yung cross symbol po yan ng Tammuz. Ngayon, sa kanilang aklat na naman, sa giya sa pagtuon sa Biblia, ang nag-publish nito, yung General Conference na ating tinatalakay, na yun ay korporasyon. Sa pahina 156, anong ang mabasa dito? Ito, ang Babylonia ginaingon nga mo'y inahan sa mga bigaon, ang iyang mga anak nga babae. So, doon na pala, mayroon palang anak ang Babylonia. Kung ang Babylonia, ang mother of harlot, yun, doon nagsimula yung cross, sila yung unang gumamit, mother of harlot po yan, Babylonia po yan. So, yung mga anak din, ay ganun din ang kanilang practices. May mga cross din. Kaya, ipit talaga sila dito, kapatid. Ngayon, kung ating tingnan yung tinatawag nating ecumenical council or ecumenism, mga simbahan o mga grupo na nakikiisa, nagsama-sama sila dito sa ecumenism. Alam nyo ba na isa sa mga sumali doon, yung General Conference Corporation of its day, at ang kanilang sign of unity, mayroon silang tanda, simbolo sa kanilang pag-iisa. Ano yon? Cross po, mga kapatid. Kahit i-recess mo pa, cross ang kanilang sign of unity. Kaya, alam mo ba? Alam niyo po ba na talagang proud ba ang mga leaders sa General Conference Corporation of SDA sa aklat na Religious Freedom? Ito po, ang may akda nito si Roger Kaderma. Kanilang aklat ito, proud pa sila na talagang inamin talaga nila. At kanilang pag-aamin, dahil proud sila, sabi dito sa pahina 48. Ang sabi dito sa page 48, mayroon umano silang makukuha na, ating mabasahin, mga kapatid, ha? Page 48, ito po ang ating mababasa. Ecumenical movements, yan po ang pamagat sa naturang aklat. Ang sabi dito, mga kapatid, sa naturang statement, in most parts of the world, representative of our church usually attends meetings of these ecumenical organizations. So mayroon pala silang mga representative na talaga makikita natin ang mga hulagway, yung mga picture na mga pastor, mga leaders sa General Conference ay umatin talaga. At ang sabi pa dito, mga kapatid, sa naturang aklat, na sa page 17, ito, babasahin natin, ha? Sa page 17, mga kapatid, ito ang ating mababasa dito. Ito, while Adventists express some critical views regarding the ecumenical movement and its main organizational manifestations, such as the World or National Councils of Church, alam nila na mayroon talaga mga branches
itong ecumenism or World Council of Churches, ito yung mga NCC, no? National Councils of Churches. We must, sabi nila, we must readily acknowledge that there have been some positive results. So talagang yung pag-aamin nila na sa kanilang palang pagsali doon sa ecumenism na tatag ng Vatikano, mayroon daw umano silang makukuha na positive result. Ano yung makukuha nila, kapatid? Sabi nila, positive result umano. So ano nangyari? So ang resulta, instead na three angels ang logo noon, ang resulta, yung three angels na logo, iniwanan nila. At ang pinalit yung cross. So, yun ang resulta sa aklat na positive result. Dahil natutupad ang hula ni Sister White na mag-iisa talaga. Ha? Yung paghiwalay-hiwalay ng mga kasimbahanan ngayon, mag-iisa talaga yan. Ha? Magka-iisa talaga. So, ibig sabihin, mayroong nangyari ngayon na one world religion. Under the Vatican, under the Pope. So, yung under the Pope, yung ibaba dito, mga Protestantismo. Sino, ha? Sino ito? Aba, kasali na yung General Conference, Corporation of SDE. Bakit? Bakit kasali? Dahil nga, yun daw ang positive result. Ibig sabihin, magkapatid, yung mga leaders pala ngayon sa General Conference, ha, sa mga faithful giver, not member, ha, pakinggan nyo ito. Kayo pala ay ibininta na ng inyong mga leaders doon sa Vatican. Ibininta na ang inyong mga kaluluwa doon sa mapintas nga mananap. Kaya, manatili talaga tayong under the banner of the three angels. Dahil ito yung logo noon, at sabi ni Sister White, hanggang masira ang until the close of provision. So, hindi talaga pwede na yung babaguhin mo yung old landmark ng Adventas. Sabi ni Sister White, no human authority. So, yung totoong Adventista na ang kanilang kaligtasan nasa kang Kristo lamang at sa kanyang doktrina na dalisay, manatili talaga yan. So, yan lang ang isa sa mga sagot natin at paglilinaw. Marami pa tayong mga dokumento na ating ipaliwanag, pero ito lang muna, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Kung may magkatanungan po kayo, mag-chat lang po kayo sa atin at isa-isahin natin sa awa ng Panginoon Diyos. Muli, yung lingkod, kapatid Awarin, magsasabi, praise God, good is the Lord, good is the word of the Lord.